very hot morning. Plantito Vlogs, welcome. So our topic of the day, mga plantito at saka plantita. Ito yung golden dragon philodendron. So it's a propagation follow-up and updates, and at the same time today, magpapagit din tayo mga plantito at saka plantita. But before that, follow-up muna. So tingnan nyo, lumaki na ang shoot sa golden dragon philodendron natin. So ito, nilagyan ko ng bunot. So ito yung cocoa fiber husk. So kaya madali siyang mag-develop yung mga shoots, guys, ito. So 2 weeks ago, ganito, maliit pa lang. Pero ngayon, tingnan nyo, malaki na siya. May dalawa, may tatlo pa sa ilalim. Ikatatlo. So this morning, ituro ko sa inyo, i-share ko rin sa inyo kung paano ko naparami ang golden dragon ko. Isa ito sa mga aftershoot na collector's item nga philodendron. So hindi masyado siya mamahalin. So sa umpisa, ito yung gi-prepare ko kanina na cocoa chunks. So dalawa. So gisoak ko ito sa water, sa fish pan, yung fresh water fish pan. At ito yung ipropagate natin, mga plantito at plantita. So tingnan nyo, sobrang laki. Oh, very last na. At saka tingnan nyo yung mga aerial roots. Oh, para na siyang forest. Oh, tingnan nyo sa dami. So tingnan nyo, guys. Oh. At saka tingnan nyo. Oh. Very last na talaga. Oh. Ang ganda. So ngayong umaga, i-prepare natin to. So use cutter. Ganito lang ang gagawin natin. Cut natin dito hanggang may aerial roots. So dito siya. So dandaan lang. Yung iba is nilalagyan nila ng cinnamon powder after makat. Pero sa aking practice kasi, wala kong cinnamon. So, ang technique ko lang is, huwag nyo lang diligan. Anyway, yung bunot is, basta na yung bunot, guys. So, ito, ang ganda. So, ito yung bunot. So, kailangan ilagay nyo lang dito. So, ito pure cocoa husk, cocoa fiber yung ilagay natin. So dito lang, so kailangan nakabaon yung mga aerial roots nyo, guys, para maganda tingnan at saka madali itong mabuhay. Tingnan nyo, may shoots na. So maganda ang golden dragon pag ilagay nyo lang sa shaded area. Pero dito may morning sunlight siya, so kaya ito rin yung nag-trigger na very faster yung growth ng golden dragon natin. So ito, nilagyan ko. So meron na tayong isa. So kuha pa tayo ng isa kasi tingnan nyo, mahaba yung tanya, guys. So kuha tayo with kailangan may dalawang dahon. Pwede. So tingnan nyo. So nakakuha na naman tayo ng sikan planting material. 1-2 nodes, then 2 leaves. Amazing yung golden dragon natin. So ilagay natin dito sa pot na may pukupit. Ito na, andali. So meron pa tayo ikatatlo. Ito. Oops. So ito yung third planting material natin, mga plantito at saka plantita. Tingnan nyo. At saka meron ding dalawang dahon. So dito ko muna siya isabay sa isang pot na ito. Oh, so sobrang last. Ang dami na ng aerial roots. Grabe ka last. So ito na, tingnan nyo, dalawa na. So ito yung mother plant, tingnan nyo. Ang dami pa, oh. So dito ko muna ilagay sa shaded area, guys, hanggang ma-develop siya. Itong area na to, mayroon siyang talisay tree. So maganda ang location dito, may indirect sunlight sa morning. Mayroon siyang mga 6 o'clock, 7 o'clock today. So mayroon siyang exposure sa sunlight. Pero kailangan muna totally shaded siya kasi bago lang ito na transplant. So ilagay muna natin doon sa kabila. So that's all. Sa Plantito Vlogs, we learn something not so common, pero golden dragon philodendron. Kasi sa Plantito Vlogs,
halaman at kalaman. So I see to it nga meron tayong sharing sa mga halaman, guys. Ito si insulin plant. So like, share and subscribe sa video ko, Choplantito Vlogs. Thank you very much.